At ngayong nang pasukan na, maraming estudyanteng salat sa pera ang paraparaan muna para makapag-aral. Yung iba po ay sa mga pisonet, kumakapit para makapagklase online, habang yung iba nakahanap po ng silid-aralan o classroom. Sa jeep, natigil pasada, nakatutok si Chino Gaston. Ang nakatenggang jeepney ng amang tsuper ang nagsisilbing silid-aralan ng grade 3 student na si Elrich Joy sa may tandang Sora, Quezon City. Kasama niya rito ang iba pang anak ng mga tsuper na walang trabaho dahil limitado ang bumibiyahing jeep sa ilalim ng General Community Quarantine sa buong Metro Manila. Excited silang makita ang mga guro at kaklase sa unang araw ng online class kahapon. Ang problema, pumalya ang cellphone at bumagsak ang internet signal. Yung cellphone po ayaw gumana. Tapos? Mahirap po mag-Google Meet. Ayon sa nanay ni Elrich, optional man ang online access sa pampublikong paaralan, may mga bagay na kailangang direktang malinaw at makonsulta sa mga guro. Kaya ang nanay ni Elrich nanghiram ng laptop at kasama ng iba pang mga magulang nakiusap sa katabing establishmento na magigigamit ng wifi. Sa panahon na walang kita ang mga tsuper, mabigat na pasanin daw ang pagpapaload ng cellphone para magkaroon ng data connection. Unang-una po sa gadget, ito pong cellphone namin, no? Teka, hindi kami nakikukunak lang po kami ng wifi dyan, mabait kasi sila. Dahil sabi nila sa pag-aaral naman ng mga bata. Ngayon hindi po kami nakakunik kahapon, kaya hindi po kami nakasali sa orientation kahapon. Sa pasikot-sikot at dikit-dikit na mga bahay ng informal settlers sa Nia Road, Quezon City, sa mga maliliit na internet shop, nakasalalay ang pag-aaral ng mga estudyante. Madalas mahina po yung connection. Wala pong mga gamit masyado. Kailangan po pupunta sa computer shop. Para sa maraming estudyante mula rito sa Barangay Piñahan na piniling mag-online learning, malaking tulong ang PisoNet gaya nito sa kanilang pag-aaral. Yun nga lang, limitadong espasyo dahil nga sa mga protocols laban sa COVID-19, bukod pa sa hamon ng bilis at access ng internet providers. Kaya kapag hindi maaga pang nagbabantay, posibleng magkaroon ng paglabag sa mga gabay sa physical distancing. Bago pumasok po, meron po kaming alcohol. Then ano po, ito po, pang disinfect po sa kanila sa katawan. Then may rag po kami para sa paa po. Limitado lang po talaga. Kasi hindi namin talaga pinapapuno para sa social distancing. Ang nakikita namin, kasi yun ang tanong mo, ang nakikita namin na continuing challenge of course is connectivity. Pero kaya nga, blended ang learning natin. Issue po talaga yan. Kaya okay. Nga po naghain tayo sa DepEd ng iba-ibang modelo ng pagbibigay ng distance learning. Yes. Kaya po automatic, pag hindi po oobra yung internet, ay mag-digital modular learning sila. Pupunin lang nila yung learning resource at mag-aaral pa rin yung bata. Chino Gaston, nakatutok. 24 oras.